Inapos na nga ng Los Angeles Lakers ang serye versus Memphis Grizzlies sa first round ng playoffs. Ang Los Angeles Lakers ay nagsimula ng pang-13 hanggang matapos ang All-Star break na kung saan gumawa ng trade deadline ang kanilang management. Simula na magpalit sila at mag-upgrade ng kanilang mga rosters. Bigla silang bumulusok sa standings. Ngunit sa kasamaang palad matapos ang mga ilang laro sa bago nilang pick up na mga rosters ay na-injured si LeBron James na kung saan si Anthony Davis na lang ang bumubuhat sa koponan. Hanggang makabalik na rin si LeBron James mula injury ay natapos ang regular season ng Los Angeles Lakers na pang-7th seed. Ngunit hindi pa rin sure yon dahil dadaan pa sila sa play-in na kung saan kinakalaban nila ang Minnesota Timberwolves. Dahil healthy si LeBron James at Anthony Davis ay nagawa nilang pataubin ang Minnesota Timberwolves at malakin ang 7th seed at kakaharapin nila ang Memphis Grizzlies na number 2 seed. Bago pa man nagsimula ang laban sa pagitan ng Los Angeles Lakers sa first round at Memphis Grizzlies, ay kaagad naman nagbitaw ng maanghang na salita si Dillon Brooks kung saan sinabi niya lang naman na i-knockout nila sa playoffs ang Los Angeles Lakers. Si Dillon Brooks lang naman ang bagong villain ng NBA. So sa pagsisimula nga ng Game 1, nakuha kaagad ng Los Angeles Lakers ang panalo sa bahay ng Memphis Grizzlies 112-128. Sumagot kaagad ang Los Angeles Lakers sa sinabi ng hambog na si Dillon Brooks na i-knockout niya ang Los Angeles Lakers sa first round. Kaya sa Game 1 ay inunahan na ng Los Angeles Lakers na kunin ang panalo mismo sa kanilang bahay. Ngunit sa Game 2 ay bumawi ang batang Grizzlies na kung saan nakuha lang naman nila ang panalo para mas matayad ang serye. Ayon, pumunta naman si Dillon Brooks sa mga reporter at sinabi niya para kay LeBron James na message na "I don't respect anyone until he gave me 40. He is old and I poke bears." Wini-wish talaga ni Dillon Brooks na bigyan siya ng 40 bago siya magkaroon ng respeto. Kung ating babalikan ang series pagitan ng Cleveland Cavaliers na kung saan nandun pa si LeBron James kontra naman ang Golden State Warriors. Lamang ang Golden State Warriors at may sinabi si Klay Thompson. Ang sabi niya, "It's a man game and I don't want his feeling hurts." Alam naman natin kung ano ang nangyari na kung saan natalo ang Golden State Warriors sa Cleveland Cavaliers 4-3. So atin namang babalikan si Dillon Brooks at kung saan ang sabi niyang trash talk para kay LeBron James ang nagpagising sa hari ng NBA kung saan sa bahay ng Los Angeles Lakers ay binalata ng buhay ang Memphis Grizzlies at na-secure nila ang panalo sa Games 3 and 4 para mag-lead sila sa serye 3-1 na kung saan isang panalo na lang para sa second round. Ngunit Game 5 ay pinagbigyan ng Los Angeles Lakers ang Memphis Grizzlies para makuha ang panalo sa kanilang bahay. Sabi kasi ni Jeannie Buss, "LeBron, huwag yung tapusin sa Memphis Grizzlies. Kailangan pa natin mag-generate ng income para sa Game 6 at doon yun na tatapusin sa mismong bahay natin." Source ko niyan, si parang LeBron. So sa Game 6 nga, sinasadya ni LeBron sa mismong bahay nila na ibigay kay Dillon Brooks ang inihiling na 40 para magkaroon ng respeto at na-eliminate ang Memphis Grizzlies and trip to Boracay. Dahil sa kahihiyan ni Dillon Brooks ay hindi na niya tinapos ang laro at nagpaalam na lang siya kay Ja Morant na magsi-CR muna at ayon, hindi na bumalik dahil sa sobrang kahihiyan. At doon naman sa kanyang paglabas ay sinalubong naman siya ng mga LA fans at pinasalamatan sa kanyang ginagawa dahil nagising ang hari na matagal nang natutulog. Para sa hambog na Memphis Grizzlies, a trash talker na Dillon Brooks, "You can't count out the Los Angeles Lakers kung healthy si LeBron at si Anthony Davis," na kung saan pinatunayan na nila yan nung bubble 2020. Ang Memphis Grizzlies ay patungo na
sa Boracay. At ang Los Angeles Lakers ay magpro-proceed na sila sa second round at hihintayin na lang nila kung sino ang mananalo sa pagitan ng Golden State Warriors at Sacramento Kings. Noong dati ang mga haters ang nasasaya, ngayon ang mga LA fans naman ang nasasaya at ang mga haters ay umiiyak na dahil sa sobrang galit at hindi nila matanggap na ang Los Angeles Lakers ay patungo na sa second round.